The Mazda Mini MX foldable smartphone gimbal. Shit. Hi guys, welcome back again to my channel. It's your tech boy Charot. It's your boy Papa Proy, and today we're going to do the unboxing review and the basic tutorial of the Mazda Mini MX gimbal for smartphones Android edition. Hindi naman talaga ako gumagawa ng mga tech reviews. It's just sobrang natuwa ako kasi feeling ko lang sobrang ganda at sulit ng pag-aabili ko dito sa gimbal nito because of its price compare sa mga features na kaya niyang bigay sa atin. So wala nang paligoy-ligoy pa, without further ado, let's do the unboxing of the Mazda Mini MX gimbal for smartphones Android edition. Let's do this. Today we are going to answer two questions. One, is it still relevant for the year 2021? Sulit pa rin ba siyang bilhin? At pangalawa yung mahalagang tanong, okay ba siyang gamitin with Android phone? Compatible ba siya? Kasi kadalasan sa mga review na napanood ko, they're using iPhones. At yes, compatible talaga siya sa iPhones. So ngayon sasagutin natin if compatible din ba siya pagdating sa Android phone. So if you are an Android user like me, wow, dapat tapusin nyo itong video to hanggang dulo. But first, syempre, subscribe to my YouTube channel and also hit the notification bell. Tada! So dahil na-excite ako, sagutin na natin yung unang question. If relevant or sulit ba siyang bilhin ngayong 2021? Actually, nasagot ko na kanina. Sabi ko nga, feeling ko ang sulit at ganda ng pagkakabili ko dito. So the answer is yes. Kasi una, sobrang daming features na kaya niyang gawin. Especially yung face tracking feature niya, mamaya pangikita nyo. Pangalawa, lightweight, sobrang dali niyang dalhin, magaan, at sobrang dali lang din niyang pag-aralan at gamitin para sa mga beginners. At syempre pangatlo, yung lagi nating hinahanap kapag meron tayong bagay na gustong bilhin is yung mura. Lahat ata ng gimbal for mobile phones na nakita ko, ito na yung pinakasulit na maganda, na mura. Actually, dalawa yung pinagpipilian ko. Yung isa is yung, ano nga yun? DJI Osmo Mobile 4. Kaso, medyo pricey siya. Saan ko ba ito nabili, guys? Nabili ko ito sa Shopee for just 2,654 pesos, including the shipping fee at yung voucher na in-apply ko. So, imagine with... So, imagine with less than 3,000 pesos, meron ka ng ganito kagandang gimbal na magagamit. So, serious to believe. Kaya, para makita nyo kung maganda talaga siya, let's go to the unboxing. Una-una nating makita syempre yung panlabas na kaanyuan. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Pero dito sa Mazda Mini MX, cover pa lang, ang ganda na. Ano ba unahan talaga dito? Hindi ko alam guys kung ito yung unahan o ito yung likod eh. Basta, yun yun. Special gift for you. Grabe, meron pa siyang warranty. Ngayon nakalagay. Anong warranty? May pangalan ko pa yan. Ayan. Kasi hindi git sa box, pero hindi ko muna siya gagawin. So, yung box niya is kulay black, matte finish black. And dito sa unahan, merong ano, parang shining. Basta yung ano, kumikintab na itsura ng katuping gimbal. Then, nakasulat Mini MX. Sa gilid, yung sticker, may sticker ng Mazda. Ayan, yung akin tanggal na kasi, tanggal ko na to kanina. Kasi syempre, sa online natin binili. Pagkarating, kailangan i-check natin agad. Yun. So, pagka-open ng box, ito yung babalandra sa inyo. Syempre, user's manual. Yan. And then, siya! Meron pa siyang isang box sa loob. Meron tali na kapag inugot mo, may chocolates. Charot. You can get this box. Ito. Ah, okay. Yung, mini tripod. Naka-indicate nga pala sa labas ng box niya kanina na meron siyang mini tripod na kasama. And, wow, meron din siyang storage pouch. Para kapag gagamitin niyo yung gimbal for outdoor use at habang hindi niyo ginagamit, pwede niyo ilagay dyan para di rin masyadong magasgisan yung gimbal natin. Right here is another user manual. Yeah, di naman natin kailangan yan. Charot, mamaya gamitin natin yan. Right here is the charging cable. And yung wrist strap na kasama niya. And USB Type-C siya. Very timely. Wow. Yung wrist strap. Stick. May silica gel para maiwasang maging mamasamasa. Mamasamasa. Lastly, siyempre for the main event, the Mazda Mini MX. You know. Dadandan.
sa laglaglag. Wow, grabe. Ang sarap niyang hawakan, guys. Hindi siya masyadong mabigat. Hindi rin siya masyadong magaan. Check natin. Baka meron pa sa likod. Ah, wala. Yan, for the closer look. Wow. Grabe. Legit. To be exact, yung bigat niya is 412 grams. At kaya niyang suportahan yung mga smartphones with weight of 143 to 280 grams. Yes, including Android phones, pero di ko lang alam paano if mas mabigat o mas magaan pa dun. Meron siyang battery capacity na 2000 mAh na kayang tumagal ng 24 hours. And guess what? Dalawat galahating oras lang siyang i-charge para ma-full charge. Dito makikita yung power switch, tas sa taas naman niya yung controller. Para siyang yung sa mga PlayStation, ganun. And sa baba yung kanyang battery indicator. Para ma-unfold, rotate niyo tong holder. Dalawang beses ng clockwise. One. Back and. Two. Alright. As you can see, meron siyang tatlong joint. Yung parang mga tuhod niya ganun. Isa dito sa baba. Tapos, ito pangalawa. Then, sa pinakataas. Doon sa pinaka phone holder. Before you start yung gimbal, kailangan naka-unlock itong mga may lock indicator dito. So, rotate nyo lang siya doon sa may nakalagay na unlock. So, ito. Unlock din natin siya. Pak. So, ayun. Then, kabitan natin tong mini tripod na kasama niya. Tada! Alright. And buksan natin yung mga paa. Bago i-start yung gimbal, kailangan ilagay muna yung phone nyo. And meron din ditong direction na nakalagay kung paano ilalagay yung phone. And let's do this. At ang isa pang nagustuhan ko dito, guys, yung rubber dito sa may part ng holder niya, diba? Para hindi magkasan yung phone natin. Meron siyang something na parang anti-click feature, ganun, na kahit madali yung mga volume backers at power button ng phone nyo, hindi siya mapipindot. Diba? And sa pag-install ng phone nyo, make sure tong dalawang to is balance. Yes, nagagalaw yung dalawang yan. So start na natin para ma-open yung gimbal, hold the power button. Pak. Wow. Then install natin yung Moza Genie app from Google Play Store. Yes, ito yun. Install. Install. Open. Sounds like this. Awiyo, may pa-music pa si Moza. So, allow nyo lang itong mga to. And make sure, connect nyo lang siya using Bluetooth. Madali lang naman siya makita. And here we go. In here, meron kang dalawang option. You can operate using the app. And pwede rin using the physical button of the gimbal. Pero babanggitin ko lang yung sa physical button mismo ng gimbal. So to record, pindutin nyo lang tong power button ng isang beses. To stop recording, power button ulit isang beses. Para mag-switch mode naman, from video mode to photo mode, click the power button 2 times. And kagaya lang din para mag-record ng video, press the power button once. And para makabalik sa video mode, press the power button twice again. Para mag-switch ng orientation from landscape to portrait, kung gusto niyo ng portrait, pindutin lang yung power button ng tatlong beses. And there you go. Siyempre, para makabalik, ganun ulit, tatlong beses. Alright. Para sa pan-follow mode, pindutin lang ng isang beses yung volume up. At naka-pan-follow siya, kahit anong galaw mo, sumusunod siya pero yung orientation niya, same pa rin. Next is the FPV mode. Para ma-activate siya, pindutin nyo lang yung volume down ng isang beses. Ito yung sumusunod kahit itaob. And sumusunod siya sa galaw smoothly. Pwede nyo rin gamitin tong controllers habang naka-FPV mode. Itong parang joystick to manipulate the movement of your camera. At dahil nagulo-gulo na yung orientation ng camera, just press the trigger button twice. Yan, para ma-recenter ulit siya. So, yun na. Zoom in, zoom out. Press nyo lang yung volume up para sa maximum zoom in niya. So, nakadepende yan sa phone nyo kung gaano kalayo yung iso-zoom niya. Kung naka-Samsung S21 Ultra kayo, edi sana all. Then, zoom out. Press nyo lang dalawang beses yung volume down.
Kung gusto niyo naman na kayo magde-decide kung gaano kalayo yung zoom in or zoom out, just hold the volume up and down. Kung gusto niyo naman baguhin yung camera mode kung kayo ay naka-rear cam to front cam, pinutin niyo lang yung trigger ng 3 beses. 1, 2, 3. Pak. Alright. Nye. At punta tayo kung saan pinaka na-excite ako. Ang pinaka gusto kong feature ng gimbal na to, ang face tracking. Just press trigger once. And then, hanapin na niya yung mukha mo. And then, susunod na siya sa'yo. O, oh, diba? Sumusunod siya sa akin, no? And I realized mukha pala akong tanga dito. Ilan lang yun guys sa mga features na kayang gawin ng Moza Mini MX Gimbal. Marami pa kayong pwedeng makalikot, lalo na sa app. Pero kayo na bahala makadiscover nun kapag meron na kayo. So to answer the question, compatible ba siya sa Android? Yes, compatible, and wala naman ako nakitong problema. Depende na lang din siguro sa unit kung anong meron kayo. And guys, thank you for watching my unboxing, review, and basic tutorial of this Moza Mini MX for mobile phone, Android version. Sana meron kayong natutunan at napulot kahit papano. Kung wala, salamat na lang sa lahat. If you have comments and suggestions, just comment down. At kung nagustuhan mo ang video na to, just please like and share. At syempre, don't forget to subscribe to my UIT channel. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. After this vlog siguro, I'm excited that gagamitin ko. Uy, di ka pa tapos mag-vlog.